Okay, kabayan, muli pong nagbabalik ang ating palatuntunan, ating alamin sa araw na ito, kabayan ko. Good day para po sa lahat ng ating mga kababayan. Sumusubaybay ng ating programa sa YouTube at saka sa Facebook, kabayan. Live po tayo sa ating palatuntunan sa mga sandaling ito at pinag-uusapan po natin ng maraming bagay na may kaugnayan po sa ating kabuhayan, lalong-lalo na sa ating pong larangan ng pananakahan, pangisdaan, pangingisda at mga palatuntunang pangkabuhayan, kabayan. Okay, alam po ninyo, dahil po sa pandemya, kabayan ko, medyo nagkakaroon po ng mga problema sa ating kapaligiran, pero patuloy pa rin po ang ating paglalagay ng mga balita, mga issue at mga talakayin sa ating programang palatuntunang ating alamin, kabayan. Medyo gumaganda po ang kalagayan sa buong Pilipinas sa kasalukuyan. Ayon po sa mga reports ay nagsasabi na mukhang pababa na ang mga bilang ng kaso ng COVID, kabayan ko. Ako sana, kabayan ko, magtuloy-tuloy na po ito. Ano po? Ang balita po, by the end of this year, lalo pang bababa ang bilang ng mga kaso. Sana naman, kabayan ko, para maging maganda ang ating kapaskuhan. At the same time, kung magpapabakuna, yung mga may duda pa, yung mga nag-aalangan pa, lalong gaganda ang kalagayan sa Pilipinas, kagayan. Kabayan. At by God's grace, sana naman para makabangon tayo sa problema at hirap, kabayan ko, pero kailangan pa rin ng pag-iingat, kabayan, at pagsunod sa mga protocol. Alam po ninyo, kabayan, medyo mapagawi tayo ito. Nang magkaroon po ng kaunting kaluwagan, aba, parang nabulabong na parang putakti ang mga maraming Pilipino, kabayan ko. Naglabasan po, nagpunta sa mga takbuhan, ano po, nagpunta rin sa kahabaan po ng malapit po sa Manila Bay, ano po, at hindi po sumusunod yung iba, eh, nagkaroon po ng problema. Sana po naman, kabayan, huwag po tayong maging kampante para okay po ang lahat at tayo po ay magkaroon ng magandang kapaskuhan sa darating na Disyembre, kabayan. Okay, kabayan ko, at so much for that, ano po. Balik tayo sa usapang may pakinabang. Ano po? Alam po ninyo na pag-uusapan ng mga issue tungkol po sa paranakahan at pangisdaan, kabayan ko. Naku, nagrereklamo yung ating mga magsasaka po, ano? Nagrereklamo, Romy, yung mga magsasaka po natin tungkol doon sa importasyon ng mga produkto. Sana naman, kabayan ko, ay magkaroon tayo ng pagkakataon na maibigay po natin ang atensyon sa ating pong mga humuhuli ng isda at saka nag-aalaga ng isda, kabayan. At kung talagang tutusin, kabayan, kung napag-uusapan po ang importasyon ng isda tulad po ng galunggong, kabayan ko, ano po, bakit kaya? Tatanungin natin mami ang kaunti si Romy. Sana kung mayroong mahuhuli sa ibang parte ng Pilipinas, yun na lamang po, wala nang importasyon, sabi po ng ating mga mangingisda. Alam po ninyo, kabayan, personal, ano po, mas gusto ko ang isda po natin kahit na medyo maliliit. Sigurado po tayo na okay ang mga ito. At yan po, kabayan, ay ating pong naririnig din sa ating mga kababayan sumusubaybay sa mga kagalingang pangkabuhayang nangyayari sa ating palatuntunan. Abangan ang susunod na kabanata, kabayan ko. Okay, bisita po natin mula po sa isang experimental at production station sa lalawigan po ng Rizal. Nasa boundary po yan ng Baras at Tanay, kabayan ko, na napuntahan natin ng ilang beses, kabayan ko. No? Si Ginoong Romy Paul, Romualdo Paul, kabayan. Siya po ang station chief, superintendent sa nasabing tanggapan, at bisita po natin siya. Malalaman natin ang mga bagay na ito, ang mga bagay tungkol po sa larangan ng pangingisda at pangisdaan sa ating bansa, kabayan. Okay, magandang araw sa iyo, Romy, at narito, welcome to ating alamin. Magandang hapon, Ka Jerry, pati sa inyong mga tagapakinig, magandang hapon po sa lahat. Medyo lakasan mo ng konti ang ating delivery sapagkat medyo malayuan dito ang ating kinalalagyan. Okay, Romy, kung ating puntahan muna yung ating station, itong fishery station na ito, anong mga serbisyo ang ibinibigay ng inyong tanggapan sa ating mga kababayan sa larangan ng pangisdaan at pangingisda? Ang National Inland Fisheries Technology Center dito po sa
munisipyo o bayan ng Tanay ay nagproproduce ho kami ng mga fingerlings para sa mga aquaculture cooperators natin na nag-aalaga sa mga palaisdaan, sa mga fish pond, fish cages, fish pens, at mga iba't ibang mga culture environment. So ang mga isda namin dito sa aming center ay meron po kaming ang unang mga priority species namin dito ay ang karpa, ang hito, kasama na rito sa hito ang pangasius, at mga indigenous freshwater fishes, yung mga native fishes po natin. Kasi isa sa mga layunin ng center ay ibalik uli natin yung mga isda o mga native na isda na unti-unti nang nawawala sa ating mga ilog at lawa. Kaya meron po tayong project sa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, itong basil o ibalik sigla sa ilog at lawa. Ito yung paglalagay natin ng mga isda, ng mga native o yung mga indigenous na isda na pwede natin ibalik sa mga inland waters natin, sa mga ilog at lawa. At dito, naproproduce po natin yan dito sa aming center. Romy, mabalikan natin itong center ninyo. Nasa Region 4 kayo, no? Ano ang nasasakop nito? Anong mga lugar ang inyong pinag-uukol na ng serbisyo at atensyon kung ang pag-uusapan natin ay pag-aalaga at pamamahagi ng mga isda? Kajeri, hindi po tayo sakop ng Region 4A ng pagdating sa pangisdaan dahil ang aming center ay national. So ang serbisyo natin ay mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya po lahat po yan, umaabot yung ating mga fingerlings hanggang sa Mindanao area. Naku, napakalaki pala ng sakop ninyo, Mang Romy. At ano ang pinaka, masasabi nating pinakamatinding request na tinatanggap ninyo sa mga kababayan natin na nahihilig at gustong pumasok sa pag-aalaga at pagpaparami ng isda? Pangkaraniwan, yung mga fingerlings na kailanganin nila at saka yung mga technical assistance na yung iba ay wala pang kaalaman sa mga ganitong investment. So ang ginagawa po ng aming center ay nagbibigay po kami ng mga technical assistance at mga lecture or seminar sa mga baguhan na gustong magtangkilik ng ating aquakultura dito sa ating bayan. Mm-hmm. Doon sa center, ano ang makikita nating masasabi nating equipment at saka mga facilities na pwedeng magaya o makita ng ating mga kababayang nahihilig sa aquaculture at saka sa fisheries? Tulad po ng mga hatcheries namin dito, meron po kami mga updated na equipment para sa hatchery, pati yung aming mga, meron kaming hatcheries para sa karpa at hito, at meron din kaming separate na hatcheries para sa indigenous fish o yung sa mga native fishes. At bukod dyan, sa mga hatchery na yan, katulad ng mga indigenous fishes, ay kailangan ng mga natural food na pakain nila. So meron din tayong natural food production laboratory na pwedeng tignan nila na nagproproduce po tayo ng iba't ibang mga natural food na para pakain dito sa mga indigenous fishes natin. Alam mo ka, Jerry, napakahirap ng mag-produce nitong mga indigenous fishes. Actually, unang-una itong center natin na nagkakaroon ng mga ganitong protocol para magparami ng mga native na species natin tulad ng mga ayungin, nampiya, martiniko, dalag, yung mga native hito natin, tsaka itong ulang na ito yung pamalit natin sa sugpo. Ang ulang lumalaki rin ito ng malaki tulad ng sugpo. So yan, isa yan sa mga isda na aming inaalagaan dito na gumagamit ng mga natural food. At kung mapapasyal kayo dito, ka Jerry, ibang-iba na sa dati nyo napuntahan. Dahil dito,
more on mga solar energy na ang ginagamit namin dito sa center. Meron kaming ina-upgrade every year ng mga solar panel namin para at least ma-convert yung energy natin na hindi tayo gumastos ng kuryente. Ang gamitin natin ay yung solar energy. At maliban dyan, sa mga laboratory natin, ay meron din po tayo rito mga organic aquaculture species. Katulad po ito nung tinatawag natin giant gourami at yung tinatawag po natin pangasius. Dahil ang pangasius at ang giant gourami ay pwedeng palakihin at lumaki ang mga isda na ito na hindi gumagamit ng commercial feed. Okay, Romy, napag-usapan natin at nabanggit mo ang pangasius. Naku, napakaraming tanong na tinanggap tayo at siguro masasagot mo ito, no? At ito yung mga bagay na sa palagay ko, isa sa mga pinag-uukulan ngayon ng pansin ng marami nating mga kababayan gustong pumasok sa fishery sector. Okay, unahin natin ito. Una, yung mga pangasius na naririto sa Pilipinas, anong pagkakaiba nito sa pangasius na nakukuha sa Vietnam na pinakamalaking nag-i-export ng nasabing isda at karne ng isdang pangasius sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas? Anong pagkakaiba ng pangasius natin at saka pangasius nila? Kajeri, ang pangasius sa Pilipinas at yung pangasius na nasa Vietnam ay parehas lang po yan. Yan yung tinatawag natin pangasius hypophthalmus. So isa yan sa isang species ng pangasius na mabilis lumaki. No? Mabilis lumaki at madaling alagaan at ang kanyang survival ay napakataas. Hindi katulad ng ibang aquaculture species na medyo mababa ang survival. Pero itong pangasius, kahit saang area mo alagaan, napakataas ng survival. Kahit hindi maganda ang kalidad ng tubig, nabubuhay ang pangasius. Katulad nga sinabi ko sa iyo kanina, ka Jerry, hindi kailangan na commercial feeds ang ipakain natin dito. Dahil ang pangasius ay kumakain ng mga organic aquaculture product, no? Katulad ng mga nakikita natin sa ating mga farm, no? Mga dahon, mga damo, kumakain po sila, mga prutas, kumakain po 'yan pangasius. So, nabubuhay po 'yan ng kahit lumalaki rin na kahit hindi gumamit ng commercial feed. Okay. Meron ba tayong laban sa imported kung ating pag-uusapan ng pangasius natin at saka magugustuhan ba ng mga Pilipino ang locally grown pangasius? Alam mo ka Jerry, ang production ng Vietnam, hindi natin kayang talunin sa production ng Vietnam dahil napakalaki ng production nila sa pangasius. Siguro ang panlaban natin sa Vietnam is yung kalidad ng pangasius na kinukulture natin din sa Pilipinas. Dahil kung organic product ang ating ipapakain sa ating pangasius, hindi commercial feed, ay nasubukan po natin na ang lasa nito ay kakaiba doon sa tinatawag natin na produce ng mga Vietnam na pangasius na dumarating dito sa Pilipinas. Sa palagay mo, Romy, gano'ng katagal bago natin talagang magawa nating very popular at tanyag ang pangasius dito sa Pilipinas? How long will it take us to do that? Alam mo ka, Jerry, sinimulan natin yan noong 2007 na nag-start tayo ng i-promote ang pangasius bilang alternatibong pagkain o pwedeng pagkuhanan ng pagkain o pamalit na isang aquaculture species dahil sa napakabilis niyang lumaki, very hardy at masarap yung kanyang karne o yung kanyang meat. Kaya lang po ang nagiging problema dito sa ating dito sa ating bansa ay yung taas ng presyo ng commercial feed. Dahil po pag commercial feed ang ginamit natin, although napakabilis nilang lumaki pag commercial feed ang ginagamit, kaya lang po pagdating po sa costing ay hindi na kumikita yung farmer. Dahil dito sa atin, sa ating bansa, ang average
price nito sa pagkuha ng mga fish processor ay only 50 pesos or 55 pesos per kilo. Kaya kung gagamit ka pa ng commercial feed, baka hindi ka na kumita. Ganon. Kaya ang gusto nga namin i-promote ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay yung hindi paggamit ng commercial feed, pero lalaki din ang isda natin. Kaya nga lang, medyo haba yung culture period. Kung naalagaan natin na may commercial feed ay 5 to 6 months, pag organic lang, organic aquaculture ang ginamit natin, ay lalaki lang, hahaba ang culture period natin from at least 6 to 8 months. Pero bakit doon sa Marikina River, nakakuha sila ng mga higanting pang-gaseous? Ang kinakain nila, siyempre organic din, ano? Nanggagaling lamang doon sa kapaligiran ng Marikina River. Bakit lumaki ng gano'n? Nakita ko nga sa litrato yung mga naglalakihang pang-gaseous. Alam mo, Jerry, yung pang-gaseous na yon ay galing po yan sa Laguna Lake. Maaring inaalagaan yan nung mga panahon ng 2012 pababa, nung mga 2008, kasi nga nag-promote tayo ng pang-gaseous noong 2007 and 2008. So marami ang naggumanap ng pag-culture ng pang-gaseous sa mga palaisdaan, pati sa mga fish cages, nag-alaga din ng pang-gaseous. Kaya yung mga pang-gaseous na yan na nakikita natin, no, minsan nahuhuli sa Marikina River, ay galing po yan ng Laguna Lake. Alam nyo naman, ang Laguna Lake, napakalaking lawa ito. So malaki ang area mo, mas mabilis silang lumaki. Kaya yung kaya po ganun kalaki yung actually pinakamalaki niyan kung tumitimbang ng mga 20 kilos. Isang piraso. No, 10 hanggang 20 kilos nang ganyan po ang lumalaki yan. Sa Mekong mas malaki pa, mga 50 kilos nakakakuha sa Mekong River. Kaya po ang ano ko lang po dito sa pang-gaseous ay yan yung mga nakawala sa cages nung panahon na pinopromote ng fisheries ang pang-gaseous. Pero noong 2012, meron na pong batas, yung Fisheries Administrative Order 243, na pinagbabawal na mag-alaga ng pang-gaseous sa mga cages o fish pen sa mga inland waters natin, sa ilog at lawa. Bawal na pong mag-alaga ng pang-gaseous sa mga ganyan lugar. Pwede lang pong alagaan ng pang-gaseous natin ay sa mga fish pond or enclosed environment, no, sa mga palaisdaan, pero sa mga ilog at lawa, bawal na pong mag-alaga ng pang-gaseous at gawing stocking material ang pang-gaseous sa mga inland waters ay pinagbabawal na din po nung batas na yon. Nabanggit mo yan. Okay din ba sa backyard ang ating pang-gaseous? Okay bang alagaan? Sabi ko nga po, Kajere, napakagandang alagaan dito dahil hindi, kahit wala kang commercial feed, hindi ka mag-rely sa commercial feed, kahit mga dahon lamang, no? Dahon ng malunggay, dahon ng mga ipil-ipil, damo, kangkong, talbos ng kamote. Dito nga po sa center, yung mga bulok na papaya, yung mga bulok na mangga, pinapakain namin sa pang-gaseous. Yan po ang magandang-maganda yan sa backyard. Naku, okay ito. Maraming makakagusto rito. Kung pag-uusapan natin ang pag-aalaga nito, ang fingerlings ba available, Romy? Actually po, marami na rin naging nagkaroon ng hatchery sa mga private hatcheries niyan dito sa Pilipinas. Marami, meron tayo dito sa Luzon at saka sa Mindanao. However, medyo humina nga, tumamlay ang industriya ng pang-gaseous dahil nga doon sa taas ng commercial feeds na ipapakain sa kanya. Kaya tapos ang bili naman sa market ay napakababa. Kaya medyo tumamlay yung mga hatchery operators natin diyan. Although nagpo-produce sila pero hindi ganoon nakalaki. Dito po sa amin sa center ngayon, panahon po ng pang-gaseous ngayon hanggang itong November, nagpapaitlog kami ng pang-gaseous. Kasi pagkalipas ng November, pagdating na ng December, October, December, January, February, wala na pong
itlogan ng Pangasius. Ang itlogan po niya, no, pag-i-spawn po ng Pangasius ay tuwing monsoon months, yung tag-ulan. Diyan po na ni-induce natin ang Pangasius para magkaroon tayo ng mga fingerlings. Dito po sa center, ngayon, marami po tayong fingerlings ng Pangasius. Ayun, okay. Naku, medyo kakapusin tayo sa oras na to. Palagay ko, magkakaroon tayo ng part 2 sa ating programa. Gano'ng katagal alagaan at palaki ng isang marketable size na Pangasius? Ganun nga, Kajeri, kung ang gagamitin natin ay commercial feeds at marami tayong pera, ito ay aalagaan lamang within 4 to 6 months. Pero kung gagamit tayo ng tinatawag nating organic aquaculture, no, ang pagkain ay hindi commercial feeds o yung mga nakikita lang natin na mga agricultural product na nasa farm natin, dito ay abot ang pag-aalaga nito from 6 to 8 months. Makakakuha ka rin ng kulang 1 kilo ang 1 piraso. Ako, okay, nako. Sa palagay ko, maraming magkaka-interest dito. Itong, bakit ba tinawag na cream dorian? Kung talagang babalikan natin yung mga nakalipas. Bakit cream dory kung tawagin ng mga Vietnamese? Actually, yan nga, isang ano yan, Kajeri, isang brand name na ibinigay sa Pangasius kasi maraming hindi nakakakilala sa Pangasius. Eh, ang cream dory, isang marine fish. So, tinutulad nila sa isang marine itong ating Pangasius dahil nga white meat. White meat siya na kaparehas siya ng mga ibang mga white meat na nasa marine. Kaya po napaka bilin nito itong cream dory na ito o itong Pangasius sa mga restaurants, sa hotel at iba't ibang malalaking mga fast food chain. Actually, yung itong cream dory o yung Pangasius, ito po yung tinatawag nating fish fillet. Kung hindi pa kayo nakakain ng Pangasius at nakakain na kayo ng fish fillet, so nakakain na rin po kayo ng Pangasius. Dahil yung kinakain po natin fish fillet ay galing po yan sa Pangasius. Okay, Romy, ano mo, marami pa tayong mga pag-uusapan sapagkat napakarami palang alagain dyan sa center ninyo, ano? At kung ating pag-uusapan ang pag-aalaga hindi lamang ng Pangasius, napakaraming mga topics na ating pwedeng puntahan dyan. Sa palagay mo, ligtas na yung mga senior citizen para makapunta dyan sa bahaging iyan ng Rizal para makapag-trip sa lugar na kinalalagyan nyo ngayon? Basta, Kajeri, ano lang natin, huwag na masyadong marami, maintain lang natin yung distancing. Kasi baka pag masyado tayong marami, magkaroon ng crowding. So, maintain lang yung ating, usually, mga ganyan, tinatanggap namin dyan sa ganitong pangyayari ay mga 5 hanggang 10 katao lamang. Para at least hindi tayo magdikit-dikit. Pero kung luluwag na po yung ating mga quarantine protocols, pwede po tayong tumanggap ng mas marami pa. Okay. And finally, ano-ano mga fingerlings ang pwedeng ma-i-offer ng inyong center sa mga kababayan nating pwedeng magtanong bukod sa Pangasius? Available okay, fingerlings. Kajeri, ang fingerlings namin, katulad nga ng sinabi ko kanina, ang pinaka-priority species namin dito ay ang carpa. Sa carpa, meron kaming common carp o tawagin na native na carpa. So marami po tayong fingerlings dito niyan, tsaka po yung tinatawag natin mga major carps. Ang mga major carps po natin is meron tayong silver carp, meron tayong big head carp, meron po tayong Indian carp, at ngayon may dumating po kami mga breeders na grass carp. So yan po yung mga isda natin na meron kami dito sa center. At ang isa pong mga isda pa natin ay yung mga hito. Yung hito na African hito, yung Pangasius, no? And then yung meron po tayong native na hito rin dito na ginagamit natin pang stock enhancement sa mga ilog at lawa. Okay, parting words from Romy Paul para ika nga mas marami tayong makuha mga kababayan nating nagtatanong tungkol sa larangan ng pangisdaan
at pangingisda. You have your chance to say something dito sa ating mga nanonood at nakikinig ng ating programa. Okay, sa mga nanonood po dito sa programa ni Ka Jerry sa ating alamin, iniimbitahan po sana po kayo na pumasyal sa aming center. At lalo-lalo na pag nawala na yung mga quarantine protocols natin, welcome po kayo dito sa aming center para ibigay sa inyo yung mga technology sa pag-aalaga ng mga karpa, ng dito, at mga indigenous native species. At meron po kami ngayon na tinatawag na Fish Farmer Seminar na virtual. So kung interesado po kayo, mag-iiwan po ako ng number kay Ka Jerry. Kontakin nyo kami rito at bibigyan namin kayo ng link para doon sa virtual virtual Fish Farmer Seminar. Actually, kinakandak po yan tuwing every Thursday of the week. Yung unang Thursday po ay pag-aalaga at pag-breed ng karpa. At ang pangalawang Thursday ay yung pag-aalaga at pag-breed ng tilapia. And then ang pangatlong Thursday ay yung pag-aalaga at pag-breed ng pangasius at hito. At yung pang-apat ay pinaplano namin pag-aalaga ng ulang. Okay, nako, maraming maraming salamat. Ano, Romy, may mga nagtatanong tayo. Ang center po nila, kabayan, ay matatagpuan po sa pagitan po boundary ng Baras at saka ng Tanay Rizal. Madali po ninyo makita, along the highway po yan. Ano po, kung papunta po kayong ano, papunta kayong south, na pagka nandyan ako sa main road ng Rizal, kabayan, hindi po kayo mawawala. Okay, at doon sa mga nagtatanong po sa atin, patuloy po ninyong tanongin ang ating programa. Okay, Romy, maraming maraming salamat at kumusta na lamang kay Mrs. Ano, ha? Nakita ko ang picture ninyo eh. At yun ang hinahanap namin ng aking anak eh. At nakita rin namin sa wakas. At ang Romy Paul ay medyo nakikita natin na naka-uniforme ka. Nasa opisina ka ba ngayon? Opo, Ka Jerry, nasa office po kami ngayon. Okay, kamayan. Maraming maraming salamat, Romy. Hanggang sa muli, ha, nating pagkikita. Baka balikan kita sa isang linggo para dito sa ating programang Ating Alamin. Thank you very much. Salamat, Ka Jerry. Salamat po sa lahat. Okay, kabayan. Yan po si Romy Paul na ating pong nakasama at yan po ay kapiling po nating palagi. Ano po? Sa ating palatuntunan, sa ating gabayan, sa kabuhayan ng palatuntunan ng Ating Alamin, sapagkat siya po ay isa sa mga resource persons po natin na nagko-conduct po ng seminar tungkol po sa isdang tulad ng tilapia, kabayan. Okay, kabayan, yung mga pinag-usapan po natin tungkol po sa sentro ng pangisdaan at pangingisda, hindi lamang pala sa Region 4A ang kabayan ko, kundi sa buong Pilipinas ang kanila pong pinag-uukulan ng serbisyo. At sasagutin po natin yung mga tanong na tinanggap po natin sa ngayon at ipadadala po natin ang mga telephone numbers na inyong kailangan, kabayan. Okay, kabayan ko, sa ngalan po ni Romy Paul ng sentro dyan po sa Tanay at Baras Rizal, kabayan, sa larangan ng pangisdaan at pangingisda. Ito po naman ang inyong lingkod na gaanyaya na sumama po kayo sa ating palatuntunan ng Ating Alamin, hindi lamang po Facebook Live, ano po, kung hindi sa YouTube, kabayan. Ating Alamin Official, kabayan. At tayo po ay magkakasama-sama sa ating palatuntunan tungkol po sa larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunan, pangkabuhayan. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod Ka Jerry Hieronimo nagsasaming ang larangan ng pananakahan, pangisdaan at mga palatuntunan, pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunan Ating Alamin, pati na po ang pag-aalaga ng mga indigenous at saka ng organic fishes, kabayan. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and God bless ang buong sambayanang Pilipino.